Let's pray to the Lord. Tayo lang po, inilangin sa Panginoon. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you so much for giving us eternal life in Jesus Christ. Ama namin Diyos na nasa langit ng Diyos sa amin, maraming salamat po sa pagbigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Even though we are all miserable sinners, you have mercy on us and you sent Jesus Christ to be all our sins. Kahit lang kami ay isang masalaming makasalanan, patuloy niyo po ang inihingi at inadala mo ang iyong kanyang anak sa Kristo upang purusin niyo ang mga kasalanan. Thank you for giving us salvation and calling us into the church. Salamat po sa pagbibigay ng kaligtasan at pagtawag niyo sa amin sa iglesia. Thank you for you gave us this opportunity to have fellowship with all the brothers and sisters who are in Israel in the Philippines. Salamat po sa pagbibigay ng pagkataon na ito na magkaroon kami ng fellowship sa pamamagitan ng lahat ng mga kabataan dito sa Pilipinas. It's time we're going to communicate the words of God about the personal godliness. Ngayong oras po, kami po ay magbubulay-bulay ng salita tungkol sa personal na pamanalan. Lord, please give us your word that we may obey and follow. Ang inyong pag-iusap, ibigay mo po sa amin ang salita upang na masunod po namin ito. Even though we have many difficulties and troubles nowadays, let us overcome all the difficulties and poverty. Kahit na marami po ang mga paghihirap sa ngayon, mangyari na lang pasan po namin ang lahat ng mga paghihirap na ito. Let us open the heart of the brothers and sisters who are listening. Pahiusap, saan mo po ang mga puso ng mga brothers and sisters na nakikinig. Let us help them to understand and have mind to obey your word. Pag-iusap, tulungan niyo po sila na maintindihan ito at magkaroon ng pananalis na sundin ang iyong salita. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Good evening, brothers and sisters. Magandang gabi din po. So, it's good to have fellowship with many young fellows, with brothers and sisters in Philippines. Mabuti na nagkakaroon tayo ng fellowship kasama ang mga kabataan dito sa Pilipinas. I see many of our brothers and sisters did not have very close contact fellowship for a long time. Baga tayo mga brothers and sisters ay hindi tayo nagkakaroon ng close fellowship sa ngayon ito. So, even though we are supposed to have so young adults group fellowship and retreat in Manda Retreat Center. Kahit na hindi tayo magkaroon ng young adult retreat sa Manila region. But because of COVID pandemic, so we could not do it. Pero dahil po sa COVID pandemic, kaya hindi po natin magawa. But by the grace of God, so God gave us the way to share the words of God and have fellowship together with all these brothers and sisters. Pero sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, binigyan dahil ng nagkataon upang magkaroon tayo ng fellowship sa mga lahat ng mga brothers and sisters na kabataan. So this is time to have the five topics of sermon. Ito yung oras na mayroon tayong apat na pamagat ng sermon. And I'm responsible for the last topic, the fifth one. Ako yung responsibilidad sa pangunang topic. The worldly culture and personal godliness. Yung makamundo kultura at personal na kabanalan. Many brothers and sisters are exposed to games and internet things. Maraming mga brothers and sisters, sila ay lantad sa maraming mga laro at mga internet. Maybe it is very useful to contact with people who are so far away. Ito po ay magagamit natin para sa mga tao na nasa malayo. It means also a good equipment, so method to learn something from the internet. Ito din po ay mabuting kasangkapa para tayo ay matuto sa internet. And it can also be used for the kind of bait. Do you know what is the bait? Alam mo po ba kung ano ang bait? The bait for fishing. Yung bait para sa pamahuli ng isda. Maybe Satan can use these things to devour brothers and sisters from their holy life. Baka si Satanas maaaring gamitin ito para ang mga brothers and sisters ay malaman niya sa buong buhay nila. During an hour, so we're going to share about this topic together. Sa oras na ito ay iba
sa atin ang mga salita nito. So actually in the morning, today, actually today is 18th, August 18th. Ngayong araw po, araw na August 18th. The morning when I was in the house, there was a very strong earthquake. Nung umaga, nung napay na sa bahay, mayroong malakas na lindol. I'm living in the Gaspi City. Ako ay nakatira sa Gaspi City. It's very near to Volcan Mayon. Ito ay napakalapit po sa Volcan Mayon. So I thought the volcan was exploding. Sa tingin ko, baka yung volcan ngayon ay sasabog. There are very strong quakes. Mayroon pong napakalakas na lindol. I knew that there was very strong earthquakes in Masbate province. At nalaman ko din na nagkaroon ng napakalakas na lindol sa Masbate province. This practice is 6.7. Yung lakas po ay 6.7. Umaasa ko na hindi tayo nagkaroon ng maraming biktima sa ganito nga lindol na ito. Actually, I felt, so, the coming of Jesus is really near in our ages. Sa katunayan, naramdaman ko na talaga ang pagdating niya sa Kristo po ay napakalapit na sa panahon. Let us open the Bible in Matthew chapter 24. Buksan natin ang ating mga Biblia, Mateo, Matthew 24. Matthew chapter 24, verse 3. Mateo 24, versículo 3. Okay, where are we going? Samantala, sige na lobo sa bundok ng mga ulido, lumapit sa kanya ng sarilingan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng Panginoon? In Matthew chapter 24 and in Lucas chapter 21, so Jesus is giving answers to disciples about the signs of end times. Sa Mateo kapitulo 24 at sa Lucas kapitulo 21, siya ay sasay sumagot na sa tanong ng mga alagad na ito kung ano ang tanda ng katapusan ng panahon. As we all know, the first one is the false Christ and false prophets. Katulad ng alam natin, ang una ay yung mga bula ang Kristo at bula ang maganda. And then the second one is the war, nation against nation, kingdom against kingdom. At yung pangalawa ay digmaan, digmaan laban sa bansa, at digmaan laban sa bawat lugar. And then third one, so it is the famine. Pangatlo, ito po yung tatlo. And then cast lices. At yung mga sakit. What is the cast lices? Ano po ba yung mga sakit? So the disease, which is spread to all the people. Yung ito yung sakit na kumakalat sa buong tao. At mga lindol. With this, among these two are very experienced this morning. Sa mga ito, naranasan ko yung dalawa dito ngayong umaga. Earthquake in many places and past places. Yung lindol sa iba't ibang dato at mga peste. Yes, Jesus said, all these are the beginning of sorrows. O sinabi po ni Jesus na ang lahat ng mga ito ay pasimula ng kalungkutan. So these are the signs of, the beginning signs of coming of Jesus Christ. Ito po yung pasimula ng tanda na ang pagdating ni Jesus Cristo. So all over there are so many wars and then so many earthquakes in various places. Sa buong mundo ay napakaraming mga digmaan at napakaraming mga lindol na nangyari sa bawat dako. Famines, residences, mga peste. And especially in Lucas chapter 21, verse 11, so it says about the fewest signs and great signs from heaven. Ito po ay lalo na sa versículo 21, sa Lucas, sa versículo 21, ito po yung biyaya na binigyan na mula sa lahat. So, the last month, until now, so there was very heavy rains in Asian region. There are very heavy rains in Asian region. Sa ngayon po ay napakaraming nangyayari ulan. Malakas na ulan sa lugar ng Asia. So a lot of people died. And there are so many victims because of the flood.
yung temperatura sa North Pole ay ito'y tumaas na 34-38 degrees Celsius. Europe and Australia, so there was a great fire. Sa Europe at Australia, nagkaroon ng malakas na apoy. Yes, there are great signs from heaven and fearful signs are appearing in our lives. Napakaraming mga malalaking mga tanda at nakakatakot na lumalabas sa mata natin. So the leaders of many countries try to find a solution to resolve these problems. Yung leader ng bansa ay sisikap na kumanap ng paraan para masolusyonan ang problema ito. They are trying to make a medicine or vaccines for COVID-19. Sinasubukan po nila na gumawa ng mga gamot at vaccines sa COVID-19. I heard recently two countries developed the vaccines. Napakinggan ko nito mga nakaraan. Dalawang bansa ang naka-develop ng vaccines sa COVID-19. So sure. Pero nalaman ko na hindi sigurado. There is no perfect solution yet. Wala pa pong perfectong solution. So it is really it is really the times of the coming of Jesus Christ this year. Talaga po ang pagdating niya sa Kristo ay napakalapit na. So the situation is getting worse and worse. Yung sitwasyon po ay nagiging ng masama na masama. So as for the COVID pandemic, sa Philippines. Dahil po sa COVID pandemic sa Pilipinas. Only yesterday, more than 164,000 people got positive. Kahapon po ay nasa 164,000 mga nakamangang positive. And around 2,700 people died because of the COVID virus. At nasa 2,700 ang mga tao na matay dahil sa COVID virus. Every day we have new positive, 3,000 new COVID cases. At meron tayong bagong 3,000 na positibo sa virus. So it becomes more serious, but the government cannot close the border. Ito po ay nagiging seryoso, pero ang gobyerno ay hindi pa sinasara yung mga border. Today, the MCQ at the Manila Central Region was linked to GCQ from MCQ. Ang Manila sa ngayon ay nasa GCQ na mula sila sa MCQ. Because of the financial problems. Dahil po sa financial na problema. But even though they linked it to the GCQ or MCQ, so until now, most of the Philippine churches cannot have a normal service or fellowship. Kahit na nasa NGCQ o ECQ, ang mga sugal dito sa Pilipinas ay hindi sila nagkakaroon ng normal na fellowship. So, I'm sure that the coming of Jesus is really near as it were. Sigurado po ako na ang pagdating niya sa Kristo po ay napakalamit na nasa mga pintuan. According to the words of God, we believe it's not the end. Pero ayon sa salita ng Diyos, naniniwala tayo na hindi ito yung katapusan. So this is the beginning of sorrows. Ito po yung pasimula ng kalungkutan. At chapter 24, verse 14. Mateo kapitulo 24, versikulo 14. Let's read together. 3:1. At ang magandang balita ito ng kaharian ay pinahayag sa buong daigdig bilang pagtuturo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang bukas. It's not the end yet. Hindi ito ang katapusan. There are so many places that the gospel must be preached. Meron na pakaalam na lugar na pinapangaral ang Evangelio. There are many souls who is waiting for the gospel. At napakaraming mga lugar na kaluluwa ang naghihintay para sa Evangelio. The end will come soon, but this is not the end. Ang katapusan po ay malapit ng dumating. Ngunit hindi po ito yung wakas. After this COVID pandemic, I believe God will give us one more chance to preach the gospel strongly. Pagkatapos ng COVID pandemic na ito, niniwala ko na bibigyan tayo ng Diyos na pagkakataon para may pangaralan ng Evangelyo. Anyway, since March 18, so we have kind of a lockdown in Philippines for 5 months. Sa tingin ko, noong March 18, nagkaroon tayo ng
lockdown. And are you sure the coming of Jesus is very near, but we are not able to have one more fellowship? At last, tinatay na ang pagdating ni Jesus Kristo ay napakalapit na, kaya hindi tayo nagkaroon ng maraming fellowship. So many churches are trying to make more chance to have fellowship in this moment. Ang maraming mga iglesia, sinubukan nila magkaroon ng maraming fellowship sa ganitong panahon. Compared to last year, we did not expect this situation last year. Kumpara ng nakaraang taon, hindi natin nakalasan ang sitwasyon ito. So the chance for our fellowship is very limited nowadays. Ang chance natin para sa fellowship, ito ay napaka-ugnay sa ngayon. And so let's open the Bible, Hebrews chapter 10, verse 25. Buksan po natin ang Biblia, mga Hebreo, kapitulo 10. Hebrews chapter 10, verse 25. Mga Hebreo, kapitulo 10, versikulo 25 po. Let's read together. Basahin po natin, magsabay-sabay, read. Na huwag natin pabayaan ang ating pagkikipo gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo-lalo na pag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So we're not forsaking the assembly of ourselves together. Na hindi yung hanapin yung pagtitipon. So the Lord we see His coming. Kapag nakikita na po natin ang kanyang pagdating, there will be more people who try to forsake the assembly, the fellowship. Maraming mga tao at sinusubukan nila na tanghihan mo nila ang pagtitipon ng fellowship. Most of all, the people who are used by Satan will try to scatter the Christians so that they cannot have fellowship. Higit sa lahat, yung mga tao na ginagamit sa Satanas, ito ay ginagamit nila para hindi sila, usikin sila, para hindi magkaroon ng fellowship. But Bible teaches, we have to exhort, encouraging each other so that we can have fellowship more and more. Pero sinabi ko ng Biblia na palakasin namin ang loob ng isa't isa upang tayo ay magtipo-tipo ng patuloy. Actually, I think that Satan also used this opportunity so that the children of God cannot continue to have fellowship nowadays. So, kaya ito ginagamit din ito ng Satanas upang yung mga tao o mga Kristiyano ay hindi sila magpapatuloy na magkaroon ng fellowship. But if we realize it is the chance for the Satan, we have to try to gather together more and try to have fellowship more as much as possible. Pero kung nalaman natin na ito ay pagkakataon para kay Satanas, dapat natin na subukin na magkaroon tayo ng patuloy na fellowship. Along with the guidelines of the MGU, so each church try to make a chance to deliver the words of God to the brothers and sisters. Batay po sa guideline ng MGU, yung mga brothers and sisters, subukan nila na kumalat ng paraan upang bagian ng sermon ang mga brothers and sisters. The pastors of each church try to make a fellowship, whether it is online or offline, so they try to make a chance for the fellowship. Yung pastor na nakasayin sa church ay humahanap ng paraan upang magkaroon ng fellowship sa pamamagitan ng online kaya face-to-face na fellowship. So together with the effort of pastors and the church, so our brothers and sisters also try to keep your Christian life with the Lord. Kasama ng mga pastor at mga brothers and sisters, sikapin po natin na ingatan ang ating buhay. We have to try to walk with our Lord Jesus when we are alone. Kailangan natin lumakad kasama ang ating Panginoon Jesus kapag tayo po ay mag-isa. Yes. When you realize coming of Jesus Christ, you have to know that it is time to wake up. Kapag naunawaan po natin na nalaman natin ang pagdating na sa Kristo, ay malapit na kailangan natin gumising. It's not a time to sleep. Hindi ito oras para sa pagtulog. It's time to wake up. Ito ay oras para tayo ay bumangon. Yes, we have to prepare to meet our Lord Jesus Christ. So, kailangan natin maghanda para tumarap sa ating Panginoon sa Kristo. Romans chapter 13.
Numbers 11, verse 48. From Kapitulo 13, unang versikulo 1 sa hanggang 13. Let's read together. Masahin po natin, 3:1. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon yung oras na upang umisi kayo sa pagkakaroon. Sapagkat ngayon, hindi na malapit na sa atin ang kaligtasan na isang tayo sumasamagataya ng muna. Malalim na ang muli at ang araw ay malapit na. Kaya ibaksinan natin ang mga gawa ng kaliliman at ating isambat ang mga sagatan ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at kagalasin. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibubo. So when we know, so coming up the Lord is very near, so we have to try to wake up and then ready to meet Jesus Christ. Kapag nalaman natin na ang pagdating ni Jesus ay napakalapit na, kailangan natin gumanon at kumanda upang marap sa ating Panginoon Jesus Christ. So this Bible teaches that cast off the works of the darkness. Tinulong sa atin ang idea na iwaksin natin ang mga gawa ng kadiliman sa mga. Kailangan po natin isuot yung balutin na mga buhay. That is walk properly as in the day. Lumakad tayo ng maayos gaya lang sa araw. So, God will refresh our hearts so that we may live a godly life in the Lord. Tinuro sa atin ang Biblia na kailangan natin na mabuhay na may kabanalan sa Panginoon. So, we call ourselves Christian. Tinatawag natin ang ating sarili na Kristiyano. What is the meaning of ano po ang kahulugan ng Kristiyano? A Christian means the man of Christ. Ang Kristiyano yung sabihin ay yung tao ni Christ. The man of Christ must put on the Lord Christ. Ang mga tao ni Kristo ay kailangan na isuot ang Panginoon niya. We should imitate the life of Jesus Christ. Kailangan po natin gayahin ang buhay ni Jesus Kristo. We need to show the life of our Lord Jesus through us. Kailangan natin ipakita ang buhay ni Jesus Kristo sa pamamagitan natin. This is time we have to be like this. Ito po yung oras na kailangan natin mabuhay na katulad nito. And as end of the world is coming, the Satan try to make the Christians, born again Christians, being away from our Lord Jesus Christ. At malapit na matapusan ang panahon, kaya si Satanas, ginagawa sa mga anak ng Diyos na mailayo sila ng Jesus Kristo. They try to make brothers and sisters be close to the world. Ginagawa niya sa mga brothers and sisters na maging malapit sila sa sanlibutan. So that the Christians may be satisfied with the world and the things of the world. Upang ang mga Kristiyano ay masayahan sa sanlibutan at sa mga bagay dito sa sanlibutan. So we are the men of Christ. O tayo po ang tao ni Kristo. God called us into the church. Tinawag po tayo ng Diyos sa iglesia. God separated us from the world. Iniwalay po tayo ng Diyos sa sanlibutan. So meaning of the church is the assembly which is separating from the world. Ang kahulugan ng iglesia ay yung pagtitipon-tipon na iwalay sa sanlibutan. Amen. O God is holy. Katulad naman alam natin ang Diyos sa ibanal. And the church, which is the assembly of children of God, is holy. At ang iglesia na natitipon-tipon bilang mga anak ng Diyos ay banal. From many people in the world, God called us, separate us. Mula sa maraming mga tao dito sa salitan, tinawag tayo ng Diyos, hinihiwalay tayo. So that we may be united in the Lord. Upang tayo po ay magkaisa sa Panginoon. This calling is the separation from the Lord. From the world. Ang pagtawag na ito ay paghiwalay sa salibutan. But now, Satan is calling children of God to the world. Pero ngayon sa Satanas, ay tinatawag yung mga anak ng Diyos patungo sa salibutan. God calls us from the world. The Satan calls us to the world. Tinawag tayo ng Diyos mula sa salibutan. Pero sa Satanas, tinatawag tayo naman patungo sa salibutan. Ephesians chapter 4 says, endeavor to keep the unity of God. Nasikapin ninyo, panatiliin ang pagtitipon kay Kristo. What God gave us this word? Ano ang binigay sa atin ng Diyos sa salita? Because there is power
to hinder to be united. Dahil daw mayroong kapangyarihan na sikapin natin na mag-ipong-ipong sa pagkaisa. The Satan tried to do his best so that we may not be united. Sinisigaw ni Satanas na gawin ang kanyang makakaya para huwag tayo mag-aisa. Satan calls us to the world. Tinatawag tayo ni Satanas patungo sa sanibutan. When born-again Christians are in the unity of God, they are still saved. Kapag ang mga born-again Christian ay sa pagkakaisa sa Diyos, tayo po ay mas ligtas. When we are alone, we are facing danger. Pero kapag tayo po ay mag-isa, humaharap tayo po sa kapahamakan. We will be more dangerous. Mas nagiging delikado po tayo. Together with many temptations and sins. Kasama ang maraming mga kasong dumarating sa buhay at kasalanan. And we are facing a lot of trials when we are alone. At humaharap kayo sa napakaraming mga pagsubok kapag kayo po ay mag-isa. So this is the promise for the ito po ay pag-iisama sa pamamagitan ng mga kabataan. So many members are experiencing so a lot of temptations. Maraming mga kabataan ang nakakaranas ng maraming mga tukso. Especially in Philippines, many of these members experience the lustful desires. Lalo na sa Pilipinas, maraming mga kabataan ang nakakaranas ng masamang pagnanasa. So maybe from the high school, some of them are from elementary school. They try to make boyfriend and girlfriend. Baka simula sa high school, kaya elementary, sinusubukan nila magkaroon ng mga kasaktahan. And I heard that there's a culture that parents allow their children to have boyfriend and girlfriend since 18 years old. At napakinggan ko na basa sa kultura, ang mga magulang ay pwede yung tulutan na ang kanilang mga anak kapag sila ay nasa 18 anos na. So this Filipino culture, so even though brothers and sisters are saved, still they are under the same temptations again. Dahil sa kultura dito sa Pilipinas, kahit na ang mga brothers and sisters ay ligtas na, ngunit nasa pareha sila na sitwasyon. The Bible teaches, do not take a yoke with Gentiles. Sinabi, tinuro sa atin ang Biblia na huwag kayo makitumatok sa mga hindi mananampalataya. You should not take a yoke together with unbelievers. At huwag din kayo na makipamatok sa mga hindi mananampalataya. So, as a classmate, a friend, it is okay. Bilang kaklase o kaibigan, ito ay mabuti. But if you have a loving heart, that's why you have boyfriend and girlfriend, it's really forbidden, not permitted in the church. Pero kapag nagkaroon kayo ng pagmamahal ng puso, ito po ay pinagbabawal at hindi pinaiintulot. So 2 Timothy chapter 4, 22 teaches that flee youthful lust. Kalawang Timoteo, ito na gusto siya ng Diyos na tinuruan tayo na layuan natin ang masamang pagnanasa ng kabataan. While we are young, we have some temptations, especially from the youthful lust. Kapag tayo po ay bata, mayroon tayong tukso, lalo na sa masamang pagnanasa. But Bible teaches we have to flee, run away from these temptations. Pero ang tinuro sa ating Biblia, kailangan natin na tumakas at tumalayo, lumayo dito sa sitwasyon. When you have this kind of temptations, kapag kailan tayo mayroon dito ang tukso? When you are with brothers and sisters together, when you are united in the church, kapag kayo ay kasama ang mga brothers and sisters sa church, at kayo po ay nagkakaisa sa church, do you feel temptations? Nakakaranas ba kung nararamdaman ninyo ang tukso? Hindi po. When you are alone. Kapag kayo po ay mag-isa. Or when you are only with worldly friends. O kaya kapag kasama mo ang mga nakamundumang kaibigan. But then you have tens or hundreds of friends from the world, because we don't need to count them as a number. Kahit na mayroon kayo isang buo, kaya isang daang kaibigan sa mundo, hindi natin sila kailangan bilangin. If you are not with brothers and sisters with the Holy Spirit, kung kayo ay nagtutunti po ng mga brothers and sisters na kasama ang Espiritu Santo, you are alone. Ikaw ay mag-isa. So when we are alone in the world, so we are very dangerous.
Kapag ikaw ay mag-isa dito sa mundo, ikaw ay nasa delikado ng sitwasyon. And then, you're in trouble with temptations. At tayo ay nasa kaguluhan, at tayo ang puso, lumarating. And Satan will try to devour our Christian life. At si Satanas ay sinusubukan ng napain sa kanina ng ating buhay Christian. So, the Bible teaches the solution in 2 Timothy chapter 2, verse 22. Itinuro sa ating Biblia ang solusyon sa ikalawang Timoteo, kapitulo 2, verse 22. But pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of the pure heart. Sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. And yes, we have to follow the godly life with brothers and sisters. Ibig sabihin, kailangan po natin sundin ang maka-Diyos na pamumuhay kasama ang mga brothers and sisters. The Bible teaches is good and safe when we are together through the fellowship. Itinuro sa atin ang Biblia na tayo po ay mas ligtas kapag tayo po ay magkakasama ng kakaisa. So, when you see the coming of Jesus Christ, when you feel the coming of Jesus Christ close, kapag naaramdaman mo na papalapit na ang pagdating ni Jesus Kristo, we try to gather together more, loving the words of God, having abundant fellowship, sinusubukan natin na patuloy na magtipon-tipon at magkaroon ng maraming fellowship. And we practice godly life. At sinasakay po natin yung mga Diyos ng pamumuhay. These are very necessary things nowadays. Ito po ay napakakailangan sa ngayon. But now our situation is very limited. Pero ngayon po ang sitwasyon po natin, ito ay talagang kaugnay. So many of the churches are not able to gather together to learn the worship. Maraming mga brothers and sisters ang hindi magawang magtipon-tipon na mag-aral ng salita ng Diyos. So I think this is kind of golden chance to say that. Sa tingin ko, ito ay ito pagkakataon kay Satanas. While we are scared, the Satan is trying to devour our hearts. Sa tingin tayo po ay nagkakaroon-kakaroon si Satanas ay sinusubukan niya ang kapahin tayo. They try to demolish our Christianity. Sinusubukan niya wasahin ang ating pamumuhay Kristiyano. So what shall we do? Kaya ano pa ang dapat natin gawin? Do we still fear the virus and try to quarantine ourselves at home? Patuloy ba na matatama tayo sa virus at tayo po ay mag-quarantine sa ating bahay? No. Hindi po. We should not fear. Huwag po tayong matako. Ako, along with the, according to the guidelines of the LGU, we have to try to make a chance to gather together more and more. Ayon po sa guidelines ng LGU, subukan po natin na patuloy na tayo po ay magtipon-tipon ng sama-sama. It's true, the virus is dangerous and we have to be very careful. Ito ay totoo na ang virus ay napaka-delikado, pero kailangan po natin na mag-ingat at magpatuloy. Of course, we have to trust in the Lord and then we have to get wisdom from the Lord to have fellowship. So, una, kailangan natin magtiwala sa Panginoon at subukan natin makakuha ng karunungan mula sa salita. So if we are not able to gather together in one place, maybe the pastors are preparing offline fellowship through the Zoom or the checking of location. Kung hindi po ninyo magawa, magpupunipon sa inyo ng iglesia, baka ang inyong pastor, sinusubukan na magtawan kayo ng fellowship sa pamamagitan ng Zoom o video chatting. So, if we try, we pray that maybe we can find a more chance to gather together. Kung susubukan po ninyo at mananalangin kayo, baka makakahanap tayo ng pagkakataon na tayo magtipon-tipon ng sa Diyos. But compared to our past times, still we lack many chances of fellowship. Kumpara sa mga nakalipas na panahon natin, patuloy na tulang po tayo sa fellowship. Because we are quarantined and separated physically. Dahil tayo po ay nag-quarantine at iwalay mo tayo sa ating iwalay tayo. So
So while we are scattered, so because of the guiding light, sa tuwing tayo ay iwahiwala dahil sa guidelines of God, we also try to do our best to walk with the Lord. Subukan po natin at natin makikaya upang lumakad tayo kasama ang Panginoon. By the focus on the personal godliness. Kailangan po natin tumuon sa personal na kapangalan. Leviticus chapter 11 verse 45. Levitico, kapitulo 11, versikulo 45 po. Leviticus chapter 11 verse 45. Levitico, kapitulo 11, versikulo 45. Sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang maging inyong Diyos, kayo ay magpapangalan sapagkat ako'y banal. So this is what God did to Israel nation. Ito po yung ginawa ng Diyos sa bansang Israel. God declares Himself that He is the Lord who brings up Israelites from Egypt. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili na siya ang Panginoon na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. The calling of Israelites is the shadow of the calling of the church. Ang pagtawag sa mga Israelita, ito po yung anino ng pagtawag sa Iglesia. As God called Israelites from Egypt, God called His saints from the world. Katulad ng tinawag ng Diyos sa mga Israelita mula sa Ehipto, tinawag din ng Diyos ang mga banal sa sanlibutan. And God, He Himself become our God. At ang Diyos na kanyang sarili, ay naging Diyos natin. And God said, you shall be holy, for I am holy. Sinabi po ng Diyos, kayo ngayon magpapanal, sapagkat ako'y banal. The God ordered Israelites to participate in the holiness of God. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na sila'y makiisa sa kabanalan ng Diyos. And also it is written in the New Testament. At ito din po ay nakasundat sa Bagong Tipan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 says, this is the will of God, your sanctification. Sa unang Thessalonica, kapitulo 4, na ito po yung kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Yes. Our sanctification is one of the will of God. Ang ating pagpapakabanal po, ito ay isa sa kalooban ng Diyos. We already know the meaning of the holiness. Alam na po natin yung kahulugan ng kabanalan. God is holy. Ang Diyos po ay banal. Yes, God is separated from the world by Himself. Ang Diyos po ay himalay sa salibutan. God is Almighty, God is high. Ang Diyos po ay mapapangyarihan. Ang Diyos po ay mataas. And He is the only God. At siya ang tanging Diyos. And He Himself is really separated from everything. Siya at ang kanyang sarili. Iwalay siya sa mga bagay. But He called us from the world. He separated us from the world. So that we may participate in His holiness. Tinawag niya tayo mula sa sanlibutan at iniwalay tayo sa sanlibutan upang makiisa tayo sa kanyang kamanalan. Thessalonica chapter 4 verse 7. Unang Thessalonica, kapitulo 4, verse 7. Let's read. Unang Thessalonica, kapitulo 4, verse 7. 3-1. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa kalunihan, kundi sa kamanalan. God redeemed all our sins in Jesus Christ. Tinubos ng Diyos ang ating mga kasalanan kaya sa Kristo. He sanctified us through the blood of Jesus Christ. Ginawa, inalingan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng lumuhod niya sa Kristo. That has allowed us to belong to the sin of the world in heaven. Hindi gusto ng Diyos na maging kabilang tayo sa kasalanan dito sa sanlibutan. So the Bible says, God did not call us through uncleanness, but in holiness. Sinabi ng Diyos na hindi niya tayo tinawag sa karunihan, kundi sa kabanalan. He wants your children to become holy. Gusto ng Diyos sa kanyang mga anak na maging banal. So whether we are in the church, whether we are in our own places, kung tayo man po ay nasa iglesia, kung nasa sariling lugar po natin, we have to try to be holy as Bible asks us. Kailangan po natin subukan ng maging banal katulad ng iniinig po sa atin ng Biblia. So wherever we are, at any time, we need to try to separate ourselves from the world. Kung nasaan man po tayo kahit pa ng oras, kailangan po natin na iwalay ang ating sarili sa sanlibutan. And God gives this world, and then God put human
on this world. At ibinigay ng Diyos ang tao dito sa mundo. So this world is for me. Ang mundo ito ay para sa pamumuhay natin. This world is place to live. Ang mundo ito ay yung lugar para pamumuhay ito. And how can we separate us from the Lord? At paano tayo iiwalay, maiiwalay dito sa lugar? We can get wisdom from the Lord of Jesus Christ. Makakakuha tayo ng karunungan mula sa gawang salita ni Jesus Christ. In Matthew chapter 14, so we can see that Jesus was walking on the sea. Sa Mateo 7:14, makikita po natin na si Jesus po ay tumangad sa dagat. Disciples of Jesus did not recognize him first. Sa una, yung mga alagad ni Jesus, hindi siya nakilala. But Jesus, when Peter asked Jesus, he answered. Pero nung tinanong ni Pedro si Jesus, siya po ay sumagot. I'm the Lord. Ako ang Panginoon. And Peter asked Jesus, if you are the Lord, so let me come to you. At sinabi ni Pedro sa Panginoon, kung ikaw ang Panginoon, mangyari lumapit ako sa iyo. So what happened? Kaya ano po ang nangyari? Peter came down from the boat and walked on the sea. Si Pedro ay bumaba sa barko at lumakad po sa dagat. And suddenly, he saw those wind. Sa sandali, nakita niya yung hangin. And he saw the very strong waves. Baka nakakita siya na malakas na hangin. And he was afraid. At siya po ay natakot. And he's sick. At siya po ay nagdalala at tumubog siya. So then Jesus asked to Peter, why are you afraid of less faith? Sinabi na Jesus kay Pedro, bakit ka natatakot o nagmahalin lang? Kung ikaw naman yung pananampalataya. Are you afraid of the world, situation, problems? You are sinking into the sea. Nung siya ay nag-alala sa sanlibutan at sa problema, siya po ay nagpasukulang lumubog sa dagat. The sea stands for the world. Yung dagat po ay kumakatawa sa libutan ng mundo. Jesus walked over the sea. Si Jesus po ay lalo lumakad sa ibabaw ng dagat. Jesus was walking on the sea, but he did not stay. Si Jesus po ay lumakad sa dagat, ngunit hindi po siya lumubo. He was separating. He was on the sea, but he was separating from the sea. Siya po ay nasa dagat, ngunit siya po ay humalay sa dagat. There's a book. So this is how we are separated from the world. Ito po yung papaala tayo ay humalay sa sanlibutan. We are living in the world. We must be separated from the world. Kahit na bubuhay tayo dito sa sanlibutan, kailangan na hiwalay tayo dito sa sanlibutan. Peter, look at the sea. Look at the environment. Si Pedro ay tinignan niya yung dagat. Tinignan niya yung environment. And he feared. At natakot po siya. And then he turned us wrong to the at nagpasimula siya ang lumubog sa tubig. So when we are wrong, it is very easy to look at the situation and problems and easy to see the world. Kapag mag-isa tayo, napakadali na makita po natin ang mga problema dito sa sanlibutan. We turn our eyes to the world from the Lord. Kapag tinitingin natin ang ating mata sa mundo mula sa Panginoon, we can see and we can hear so many temptations and hindrances of Satan. Makikita natin at marinig natin ang napakaraming mga hadlang ni Satanas. And we are sinking to God's world. Tayo po ay nagsisimulang lumubog sa libutan. So when you see the Lord, when you trust in the Lord, and then when you walk out, when you walk according to the words of Jesus Christ, we can be separated from the world. Kapag tumingin kayo kaya sa Kristo at nasimula kayong lumakad kaya sa Kristo, magagawa ninyo mahiwalay kayo dito sa sanlibutan. As Jesus was walking on the sea, we can be separated from the world even living in the world. Kahit katulad ni Jesus na hiwalay siya sa sanlibutan, magagawa din natin na tayo ay mahiwalay kahit dito sa sanlibutan. I think this is the beginning of the Holy Life. Sa tingin ko, ito po ang pasimula ng pakanalan. Beginning of the Godliness. Pasimula ng pagkamakadiyos. We have to take off the old life, former life, and then we have to live a new life in the will of God. Kailangan po natin bubalik yung mga dating pagkatao natin
kailangan natin mabuhay sa bagong buhay. 1 Peter chapter 1, verse 14. Unang Pedro, kapitulo 1. From verse 14 to verse 16. Unang Pedro, kapitulo 1. Mula 14 hanggang 16. Let's read together. Masahin po natin, 3:1. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang paglalasa ng inyong kamangmangan noong una. Sahalin, yamang banal ang sa inyong tumawa. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So, the first verse 14 says, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts. Katulad ng sinasabi sa 14, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumawa ng masamang paglalasa. So, why did you not know the will of God? Kapag hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos. When we are not the children of God, we did not know it. Nung hindi pa tayo alam ng Diyos, hindi pa natin ito alam. Because we did not know it, so we did not obey. Dahil hindi natin alam, kaya hindi tayo sumusunod. We just give ourselves to the will of Satan. Binibigay lang ang nanay ng ating sarili sa paraan ng kalooban ni Satanas. These are the former lusts. Nagdanasa sa dati na pamumuhay na pagkakas. So we do not have the knowledge of God. Kung wala po tayong kaalaman patungkol sa Diyos, maybe we do not know what is right, what is wrong. Baka hindi po natin alam kung ano ba yung tama o mali. Before, when you came in the world, before you got saved, bago kayo maligtas, kung kayo nagbubuhay dito sa mundo, we do not know that our life is wrong. Hindi natin alam na ang buhay pa natin ay mali na. Maybe we think that we are very obedient children of God. Baka iniisip natin na tayo po ay masunurin na lang ng Diyos. But we are not. Pero hindi po ganun. The more we know the words of God, so the more we understand the Lord. Kapag mas lalo natin yung unawa ng salita ng Diyos, mas lalo natin yung unawa ng kalooban ng Diyos. And it's possible to escape from the former lusts. At posible na tayo ay makatakas sa lupa o dati na pagkanasa ng masama. So the Bible tells about our previous life before salvation. Binanggit ng Biblia ang dati natin kung buhay bago tayo maligtas. In Ephesians chapter 2 verse 3, Ephesians 2:3, the Bible says we are conducting ourselves in the lusts of the flesh. Tayo na at kailangan ng buhay sa bitla ng mga ito sa pagkanasa ng laman. You pursue the desires of the flesh. Na ating ginagawa ang mga nais ng laman. And then at the time, we are the children of wrath. At nung panahon yun, tayo po yung mga anak ng kapukan. In Ephesians chapter 5 verse 8, says we are once in darkness. Sa Ephesians chapter 5 verse 8, sapagkat kayo dating kadiliman. And now we are children. Subalit kayo tayo po ay anak ng Diyos. So we have to walk as children of the light. Kailangan natin lumabag bilang anak ng liwanag. Yes. We have to walk, we have to lead as children of the light. Kailangan natin lumabag, kailangan natin mabuhay bilang anak ng Diyos. This is the Godliness. Ito po yung buhay na mga Diyos. But in order to do this, first of all, we have to put off our life. Pero para magawa ito, kailangan po natin na kubarin yung lumang pagkatao natin pamumuhay. Pero sa Romans 5, Ephesians chapter 3, verse 3. Gusto natin ang Biblia dito, kapitulo 3, verse 23. Ephesians chapter 3, verse 3. Ito, kapitulo 3, verse 23. Let's read together. 3:1. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwayin, mga nalilang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamahan at hindi, mga kasulang-sulang at napupuot sa isa't isa. So look at yourself, brothers and sisters. Tingnan niyo po ang mga sarili ninyo, brothers and sisters. How about you? Once we are free of disobedience, deceit, serving various lusts and pleasures. Kung tayo po ba ay dating hangal, mga subahin, mga nalindang,
mga ating pinasasari-sari pagkanasa at kalayawan? What are you looking for now? Ano po ang hinahanap ninyo ngayon? Are you looking for the will of God? Hinahanap niyo po ba yung kalooban ng Diyos? Or are you looking for the lustful desires? O hinahanap po ba ninyo yung mga masamang pagnanasa? Meaning malice and envy, hateful and hating one another. Namumuhay sa kasamaan at hindi, mga nasuklam-suklam at nagpapuot sa isa't isa. These are our lives. Ito po yung These are our lives. Ito po yung ating buhay, buhay. So if we do not understand the words of God, so there's no way but to live as we used to live. Kung hindi po natin alam ang loob ng Diyos sa ang salita ng Diyos, ay hindi tayo mabubuhay na patuloy. In order to live a godly life, first of all, we have to be possessed by the words of God. Para mabuhay tayo sa mga Diyos na pamuhay, kailangan na mamuhay tayo na may mga kabanalan. So we have to let the words of God hold ourselves. Mangyari na ang salita ng Diyos ay hamangan ang ating sarili. So we have to be separated from the world. Kaya kailangan na tayo ay hiwalay sa salibutan. We have to be separated from the darkness. Kailangan na hiwalay tayo sa kaniliman. We have to be separated from sins. Kailangan tayo ay hiwalay sa kasalanan. This is how we keep ourselves from the temptations and trials of Satan. Ito po yung mahiingatan natin ng ating mga sarili sa mga pagsubok ni Satanas. Together with the words of God. Kasama ang salita ng Diyos. So, this time we do not have enough time, so I'd like to share some important things that we have to be separated from. Ngayon wala tayo sa paglalakas, kaya nais ko yung bagay at napakahalagang mga bagay na kung saan dapat tayo ay hiwalay sa mga bagay. Now, the Bible, when it does pray again, sa Levitico, kapitulo 18, verse 3. Levitico 18, versículo 3. Let's read together. Masahin po natin ang sabay-sabay, Levitico 1. Huwag ninyong gagawin ang ganyan ang ginagawa sa lupain ng Levitico na inyong tinitirhan. At huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan na pinagdarilan ko sa inyo. Huwag kayong lalaka ng ayon sa mga alitutunin nila. So God bring His people from Egypt and God send them to Canaan. Dinala ng Diyos ang mga inalis ng Diyos ang mga Israelita sa lupain ng Egypto at dinala sila sa lupain ng Kanaan. So these two lands are occupied by people who do not serve the Lord. Ang lupain ito ay tinitirhan ng mga tao na hindi sila nagdinigod sa Panginoon. But there's one common point. Meron po nga isang common point. These two countries are very strong nations. Ang dalawang bansa ito ay napakalakas na bansa. And their culture and traditions are very strong. At ang kultura at tradisyon nila ay napakalakas dito. Especially they have a culture to worship other gods. Lagi na mayroon silang kultura na naglilingkod sila sa ibang Diyos. And trying to have pleasure with their culture. At sinusubukan nila na magkaroon sila ng kayamanan pa sa pamamagitan ng kanilang kultura. But these are people who were the nation that called from them. Ngunit ang mga Israelita, sila yung bansa na pinili ng Diyos. And then God ordered them not to follow, not to practice what they are doing. Ngunit tinuruan sila ng Diyos o inagasan na huwag nila lang gayahin yung ginagawa nila. Like in verse chapter 20, verse 23. Ibigin ko ang pito 20, versículo 23. So you shall not walk in the same
statute of the nation which I'm passing out before you. Huwag kayong nadapat ayon sa mga kawagalian ng mga bansa aking palalayasan sa kanila. Yes, it means that we should not follow the culture and habits, traditions of the world where God calls. Ibig sabihin, huwag natin susundin yung mga kultura o traditions kung saan tayo mula tinawag ng Diyos dito sa sarili. The Bible said, I, the Lord, upward them. Sinabi ko ng Biblia na ako, ang Panginoon, na nasusundan sa kanila. God hate them. Ganit ang Diyos sa kanila. Very simple. So when we follow the culture of the world, kapag sinusunod po natin ang kultura ng sanlibutan, it is one of the hatreds of God. Ito ang isa sa kinasusunod naman ng Diyos. So nowadays, what is the culture and tradition? Sa ngayon po, ano po yung kultura at tradisyon? So the topic of today is actually the popular culture of the world. Yung pamagat po ngayon ay yung popular na mga kultura dito sa mundo. So nowadays, all the world are very connected. Sa ngayon po, lahat ng bansa ng mundo ay magkakaroon na. So they have their own culture at the same time, they have common culture in the world. Meron sila na parehas na kultura at meron sila na common na kultura sa kanilang bansa. So what we have to do not follow? Ano ang dapat po natin na hindi dapat sundin? What is the culture of the world nowadays? Ano po sa ngayon ang kultura ng sanlibutan? First of all, it's true that we can easily understand what can please God and what is not pleasing God. Kung nasa larang inakalang ng Diyos, kailangan natin malaman kung ano ba ang nakakalugod sa Diyos o kung ano ba ang nakakalugod sa Diyos. The more we understand the words of God, actually God gives us wisdom that we can distinguish, we can separate the things which God is pleased. Kapag mas mayroon kayo na karunungan ng Diyos, magagawa po natin, malaman kung ano po ba yung nakakalugod sa Diyos at mga bagay na yung nakakalugod sa Diyos. This time, for these brothers and sisters, I would like to focus on one very important culture nowadays. Ngayon, para sa mga kabataan ng mga brothers and sisters, nais kong tumungon sa napaka popular na kultura sa mga. So we can call this pop culture. Tinatawag natin ito na pop culture. And especially many young people, try to follow the popular culture so that they may communicate with friends. Lalo na yung mga kabataan, sinusunod po nila yung mga popular na kultura upang magkaroon sila ng komunikasyon sa kanilang mga kaibigan. World is connected through internet. Sa panahon natin ngayon, ang sanlibutan ito ay talaga na kaugnay na sa internet. So all the culture of the world are actually united. Ang lahat ng kultura dito sa mundo talaga magkakaugnay na sila. So that there are many global companies like internet games and also the pop music, pop movies. Ang mga global company, meron silang mga internet, pop music, at mga laro. So then, people just follow this. They make idols and then they follow them. Gumagawa sila ng kanilang mga sariling Diyos-Diyos at sinusunod nila ito. Nowadays, we do not serve dead idols. So ngayon po ay hindi natin na sinasamba yung mga patay na Diyos-Diyos. But many young people serve living idols. Pero maraming mga kabataan, mga tao na sinasamba nila yung mga nabubuhay na Diyos-Diyos. If children of God serve them, worship them. Kung ang anak ng Diyos ay sinasamba din sila o pinaglilingkuran. Ito po ay karunang duman. We should not follow this kind of culture. Huwag po natin sundin ang ganitong uri na kultura. So we think it is very common. Without this topic, we are not able to talk with my friends. Iniisip natin na ito ay napaka-common. Kung walang ang pamagat na ito, ay hindi magagawa natin makapag-usap sa kaibigan. So you could talk with about a pop singer. Papalagay natin kung kaya niya pag-usap sa isang mga awit. After you are talking about BTS. At kung pinag-uusapan niya ang tungkol sa BTS. Brothers and sisters, do you know BTS?
Alam po ninyo mga brothers and sisters, ang BDS, one of the famous boy group, siya sa pinakakilala na lalaki na may mga grupo. After talking about this topic, then can you share the gospel? Pagkatapos ninyo na pag-usapan ng topic na ito, pagkatapos ba, magagawa mo kaya niyo pangaral ang Evangelyo? No. Hindi po. When you follow this kind of culture, God will come for us. So pag, kapag sinunod po ang ganito po yung kultura, ang Diyos po ay kasusuklaman tayo. The kind of games, pag music, pag movie, yung mga laro sa internet, at mga pop na pagkudaw na video, pinikuda, music. For this, maybe we can just waste of our lives. Sa pamamagitan nito, nasasayang lamang ang ating oras. More of this culture, maybe the more convenient culture in our ages. Higit sa mga kultura nito, sa panahon natin ngayon, mayroon po na napaka-comfortable na kultura sa ngayon. For these things, we just communicate with other people. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nagagawa po natin makipag-usap sa mga tao. Facebook. Yung Facebook. YouTube. Instagram. At Instagram. Yung Kakao. Alam niyo po ba yung Kakao to? Sa Korean SNS. Ito po ay Korean SNS. Messenger. Twitter. Nowadays, we have one more. Sa ngayon po kayo na tayo isa pa. TikTok. Yung TikTok. I was surprised when my sister so posted a TikTok video on his own account. Ako ay kamuhang. Nung ang isang sister ay nag-post ng sarili niyang picture sa kanyang account. She was a unicorn na niyang sister. Siya po ay bago na yung pangalan ng muli na sister. Okay, she was dancing in the video. Siya po ay sumasayaw sa video niya. I was surprised. What is she doing? Ako ay nagulat. Ano ang ginagawa niya? Actually, we use this kind of internet programs to explain our to reveal our personalities and our own thought to other people. Ang internet na ito ay naipapahayag natin yung ating personal na buhay at pag-iisip sa mga tao. Maybe so we can share our greetings to loving people who are away from us. Baka minamahalin natin ang pagbali natin sa mga minamahal natin ng mga tao na nasa malayo sa atin. This is the way, this is the door to open the world. Pero kailangan natin malaman na ito ay yung isang paraan o pintuan upang buksan ito sa salitang. Through this kind of programs, we are able to contact with other country, other culture of the countries. Ang ganitong program ay ito yung pagkakataon na magkaroon tayo ng contact sa ibang bansa. And we are very focused on the popular things. At kung tayo ay nakapuan sa popular ng mga bagay. Maybe nowadays, there is a very strong history of the gospel in Korea. Sa ngayon po ay mayroon po malakas na kasaysayan ng Ebanghelyo sa Korea. And then, Korea becomes more famous. Ang Korea ay mas nagiging kilala. So the Satan also tried to use something from the Korea. Sa Satanas, mayroon siyang ginagamit na isang bagay para sa Korea. So K-pop, K-drama, Korean movie. Yung mga Korea na awitin, mga Korea na mga pelikula o movie. But we are not supposed to fall into that kind of temptations. Pero huwag dapat na mahulog tayo sa ganitong uri ng tukso. So many Filipinos are wasting their times with Facebook, TikTok, Messenger. Marami ng mga Pilipino ang sinasayang ang oras sa pamamagitan ng Facebook, Messenger, na TikTok. So compared to the number of people, I heard the Philippines is one of the most currently using Facebook country. Kung para sa bilang ng mga tao, nabalitaan ko na ang Pilipinas, ito yung nasa mataas na rating na sila yung gumagamit ng internet sa Facebook. Pilipinas are using Facebook more than any other country. Ng Pilipinas na gumagamit ng Facebook, higit pa sa ibang mga bansa.
Israel people remembers the culture of the Egypt while they are wandering in the wilderness. Ang mga Israelita, nakadala yung kultura ng mga Egypto. Kung sila po ay nagdala doon sila. Because the life was very difficult. Dahil yung buhay nila doon ay napakahirap. Because intentionally, God tested them in the wilderness. Dahil nga sinadya ng Diyos na subukin sila doon sila. So that they rely on God and trust in the words of God. Upang nga sila po ay umasa at magtiwala po sa salita ng Diyos. When they have trials, they were tempted to return to Egypt. Pero nung nagkaroon sila ng mga pagsubok, nais na lang bumalik sa Egypt. They remember the culture of Egypt, then they performed the culture in the wilderness. Naalala nila yung mga kultura doon sa mula sa Egypt. At ginawa din nila yung kultura ng Egypt doon sa Egypt. They lost their heart, the things which is not really connected to God. Naulog naman nila mga puso doon sa mga bagay na hindi po kaugnay tungkol sa Diyos. They wasted their times before God. Sinayang nila yung oras nila sa harap ng Diyos. They can see. At sila po ay nagagawa ng kasalanan. And we can do the same thing with this so internet things. At maaari din na tayo ay gumawa ng parehas na bagay sa pamamagitan ng mga internet na sometimes I ask people, why do you take a picture of the fruits when you eat? Minsan, iniisip ko na bakit ba kinukunan ninyo na picture ang pagkain na kinakain ninyo? Why do you take your selfie on the Facebook? Bakit yung pinapost ninyo ang selfie ninyo sa Facebook? Why? Bakit? Why do you post some pictures of your situations? Bakit kayo nagpo-post ng mga picture ng sitwasyon ninyo? Why do you post your emotions on your Facebook? Bakit ninyo yung pinapost ang emosyon ninyo sa Facebook? Why do you reveal all your heart to other people? Bakit ninyo yung pinapakita ang nasa inalaman ng buong puso ninyo sa buong mga tao? Maybe first of all, you'd like to be proud of ourselves. Baka una, nais po natin magmalaki sa ating sarili. The Bible says, the boasting in your arrogance, all such boasting is evil. Ngunit sinabi ng Biblia, ang inyong pagmamalaki, pagmamayabang ay masama. Most of all, the people who like to boast what they have through Facebook. Higit sa lahat, ang mga tao ay nais nila na ipagmalaki kung ano ang kanilang meron sila sa pamamagitan ng Facebook. They try to hurt other people. Minsan sa pamamagitan ng Facebook, sinusubukan po nila sakta ng ibang tao. They make a lot of complaints against government, against other people. At gumagawa sila ng napakaraming mga pagre-reklamo labang sa they think they are doing what is right, but it is wrong before God. Iniisip nila na ginagawa nila ito na mabuti, ngunit ito po ay mali. Especially young brothers and sisters are wasting of your time, precious times, doing horrible things before God. Lalo na mga brothers and sisters, kaya sinasayang ninyo ang inyong mga oras sa mga kasuklang na bagay sa Diyos. So sometimes I saw the brothers who are playing the internet games with cell phone in the church. Minsan meron akong nakikita na brother na naglalaro siya na laro sa internet games sa kanyang cell phone sa church. I don't know if they are reading the Bible. Hindi ko alam kung sila ba ay nagbabasa talaga ng Biblia. We have to know this. These are the bait, like a bait of Satan. Kailangan natin na malaman na ito ay isang bitag ni Satanas. It is very pleasant to the eyes. Ito po ay talaga nakakalabog sa mata. Good for food. Mabuti para sa pagkain. All these kind of ambitions and desires will devour, maybe it will be devoured by Satan. Ang lahat ng problema sa sitwasyon nito ay magagawa nito na kayo ay lapain sa Satanas. So, I don't mean that you have to stop using Facebook or YouTube and internet things. Hindi ko ibig sabihin na tumigil kayo sa paggamit ng Facebook, YouTube o kaya internet games. These are the part of the world. Ito po ay parte ng salibutan. While we're living in the world, yes, we can use it.
Sabihin na po buhay tayo dito sa mundo, oo, pwede natin magamit ito. But we have to be separated from them. Pero kailangan po natin na iwalay sa kanila. Why God call us into the church? Bakit po tayo tinawag ng Diyos sa iglesia? God wants us to be separated from the world. Gusto ng Diyos na tayo ay iwalay sa mga mundo. But personally, if you open yourself to the world through Facebook or internet, sa personal, kung bubuksan ninyo ang inyong sarili sa Facebook o kaya sa internet, who can protect you? Sino po ang protekto sa inyo? So you have to protect yourselves by being the will of God. Kailangan po ninyong protektaan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagawa ng kalooban ng Diyos. First of all, try to close the door to the world. Una sa lahat, subukan po ninyong isara yung pintuan sa sanlibutan. If you have a chance to meet worldly friends, you may have more chance to commit sin this time. Kung may pagkakataon kayo na magkita-kita kasama ang mga mundo kaibigan ninyo, nagkakaroon kayo ng pagkakataon ng magawa ng kasalanan. It is ending in the virtual world. Ito po ay parehas sa virtual na mundo. If you are trying to use it without purpose in the Lord, kung sinusubukan mo pong gamitin ito na walang gayunin para sa Panginoon, by Satan to tempt you. Ito ay pwedeng gamitin ng Satanas para tuksunin po kayo. So we need to try to reduce the time to use this kind of things. Subukan po natin bawasan yung oras sa paggamit ng mga bagay na ito. And then, we have to use this for good purpose. At kailangan po natin gamitin ito para sa mabuting layunin. We can have fellowship with brothers and sisters through the church Facebook account. Baka pwede tayong magkaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters sa pamamagitan ng church account. Where we can listen to sermon and Bible study around even though we are quarantined through the internet. Pwede natin ito magamit sa pamamagitan ng pag-iinig ng mga sermon sa labay gamit ang internet. Now we can use this for the good purpose. At pwede natin gamitin ito para sa mabuting layunin. But it's much better to be using it with limited times. Mas mabuti na ito ay gamitin sa limitado para sa mga. And then when you are alone at home, you try to be separated from the world of the people also. Kapag kayo po ay mag-isa sa inyong bahay, subukan din po natin na tayo ay hiwalay sa makamundo ng mga tao. Pero pwede po natin sila na pwede tayo magpakita sa kanila. But we may meet them, we need to pray to evangelize them. Pero kapag may pagkita tayo sa kanila, kailangan natin po manalangin para pa-evangelize. And because of internet, it's also easy to have a chance to listen the false teaching of unborn again people. Hindi lamang sa internet, kundi pati sa kanila, pwede tayo makapakinig ng mga bulalang mga pangaral mula sa mga hindi mananampalataya. There are many teachings and preachings of the so-called pastors and priests. Maraming mga turo po ng mga tinatawag na pastor kaya pari. And you hear partially that maybe their preaching is right. Kapag kauntinin yung napakinggan, baka ang pangaral po nila ay tama. But only through that someone we cannot know them whether if they are really the born again Christian or not. Pero sa pamamagitan ng sermon na iyon, hindi natin talaga malalaman kung sino ba talaga ay tunay na born again o hindi. So if you just try to listen more about the worldly teachings, the teachings of the other churches or other preachers, it can be dangerous. Kapag sinubukan natin na makinig ng mga sermon ng ibang mga nangyayaral o kaya ng ibang mga churches, ito ay magiging delikado o kapahamakan sa atin. We have to understand, the calling of the Lord is in the church. Kailangan natin maunawaan na ang pagtawag ng Panginoon ay nasa iglesia. In the church, it is safe. Sa iglesia, ito po ay ligtas. So, do not try to explore the world. Huwag po ninyo na subukan na i-explore ang sanlibutan. You know, when some brothers and sisters exploring all kinds of teachings and doctrines of the churches in the world. Pero mga brothers and sisters, sinusubukan na i-explore ang
sa buong mundo. But this is kind of very dangerous things. Pero ito po ay muling ang delikadong sitwasyon. When you are enoughly mature, and then when you have enough knowledge in the Bible, it is okay. Kapag sapat na meron kayong kaalaman sa Biblia, ito ay mabuti. But if not, it can be dangerous. Pero kung hindi, ito po ay magiging delikado. And when you repost the teaching of others, at marami pong nag-share o nag-repost ng mga turo ng iba, we have to know that we can spread the wrong teachings to other brothers and sisters. Kailangan natin malaman na naikakalat po natin yung mga maninggutlinga sa ating mga brothers and sisters. So what are we doing nowadays because of virus? Kaya ano po ang ginagawa ninyo sa ngayon dahil po sa COVID virus? When there is LSI coming from Manila, what are they doing? Kapag meron po LSI na nanggaling sa Manila, ano ang ginagawa po ninyo? Brothers and sisters, what are they doing? Mga brothers and sisters, ano po ang ginagawa nila? Quarantine. Nag-quarantine. Ano po? Especially when we have newly born in brothers and sisters, we need to protect them from the world. Lagi na kapag mayroon pong mga bagong may panganak ng mineral sisters, kailangan po natin protektahan sila sa sanlibutan. And then also, they need to be quarantined from false teachings, false preachers. At kailangan na sila ay nakakwarantine o mag-iwalay sa mga maniko o mula ng doktrina. Hanggang sila po ay lumakas ng mga buo. So, that's why it is also dangerous to repost some of the teachings of other preachers. Kaya nga, ito po ay napakadelikado na mag-repost o mag-share tayo ng ibang doktrina ng ibang pagduturo. If you are impressed, you just keep in your heart. Kung kayo po ay na-impressed, sa puso nyo na lang ito. And try to understand it through the Bible. At subukan po ninyo na ang nawa ito sa pamamagitan ng Biblia. And it can be yours. At baka ito ay magiging sa iyo. Something you can help as yours. At kapag may pagkakataon, pwede mo ibahagi ito bilang sa iyo ng lahat. But if you just deliver brilliant to others, it is not right. Pero kung nga sinubukan mo na ibahagi ito sa iba, ay hindi ito ang mabuti. So anyway, I hope all of our brothers and sisters so keep safe and keep your spirit so in the Lord always. Umaasa ako sa lahat ng mga brothers and sisters ay panatilihin ninyo ingatan ang inyong mga sarili. Now I would like to share the last words today. Nais kong ibahagi ang huli niya sa ikaw ng sigur ngayon. Psalm 119. Mga awit, 119. Verse 9. Versikulo 9. Let's read together. Pasahin po natin. Sabay-sabay, 21. Paano pananatilihin dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? At the one of the most important things for our godly life is to meditate the words of God upon us. Isa sa pinakamahalagang bagay sa ating makadyos ng pamumuhay ay pagbunay-bunay po ng salita ng Diyos. It is possible anytime, anywhere, ito po ay maaaring gawin natin kahit na ng oras kahit saan ang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. While you're on, try to practice this word when you meditate. Sa tingin kayo po ay mag-isa, subukan po ninyong gawin ito kung ano yung salita ng inyong pinag-inay-inaya. And you'll find yourself walking together with the Lord. At makikita mo ang iyong sarili na lumalakad ka kasama ang Panginoon. Let's pray. Manalangin na po tayo. Lord God in heaven, thank you so much for giving us this time and your word. Panginoon, just nasa langit, maraming kong salamat sa pagbibigay ng oras na ito sa pamamagitan ng inyong salita. Even though we are in a very difficult situation because of the pandemic, kahit kami po ay nasa
kahirapan na sitwasyon dahil sa COVID pandemic. We give thank you that you give us chance to have fellowship with brothers and sisters. Kumiko ay nagpapa salamat dahil hindi mo po kami ng oras upang magkaroon ng fellowship kasama ng brothers and sisters. So Lord, please help us to keep ourselves from worldly temptations. Panginoon, tulungan niyo po kami na may ingatan po namin ang aming na strong buhay sa pamamagitan ng mga makatunggong na gusto. Give us power to obey to every word of God. At bigyan mo po kami ng lakas o kapangyarihan para masunod po namin ang bawat salita ng Diyos. Lord, give us your word today. Salamat po sa pagbibigay ng iyong salita sa amin ngayon. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat.